Opo, ngayon po ay magluluto ako ng paksiw na pata. So, tatlong gayot lang to kasi dalawa naman lang kami kakain. Ito na, alaga ko na. Nakalimutan ko kanina yung video bago ipisahan. Nilaga ko, pinakuluan ko, tinanggal ko yung bula, hinugasan ko. Ganun lagi yung diskarte ko pag nagluluto ako ng kanin para malinis siya. Ngayon, tutubigan ko ulit ng panibago. Natubigan ko na siya ng bago. Ang gagawin ko naman ito ay palalambutin ko siya. Ayaw ko muna siyang kumulo ng mga ilang minuto bago ko ilagay yung mga ricado. Pwede na rin ilagay yung mga ibang mga alpatulan ng mga paminta, bawang. Pero mas gusto ko lumalambot muna siya. Ang discarte ko. Hindi mawawala sa akin ay ang isang sili. Para kapit na kapit ang lasa sa dila. Yun. Lagyan din natin ang daon ng sibuyas. Para masarap. Tapos mapapansin nyo, bakit may luya? Ganyan po ako magluto ng paksiw. Lagi pong may luya. Pampatanggal lang sa pampalasa pati. Subukan nyo po itong ginagawa ko at para manaman nyo ang totoo bakit nilalagyan ko siya ng luya pag nagpapaksiw ako ng pata. Yan ang hindi na wala sa akin pag nagpaksiw ang pata, bawang, saka luya, pero hindi na ako naglalagay ng sibuyas. Ano na naman, paminta na lang na buo nilalagay ko. Asin, yun lang. Tapos gusto ko sa luya yung talagang pinipit-pit siya ng durog kasama ng bawang, ganun po ang ginagawa ko para sumama siya sa sabaw, yung lasa. Okay. Ah, tayo pamalian. Tikman ko nga kung masarap. Wala tayo na yung juice. Wow, sarap. Sarap naman. Kain na, kain na kayo. Tapa na rin, nangangin pa tayo. Ito may luya. Ito may luya. Sinigang ito.
kasi gusto ko yung ano, ang tawag nito. Yung matanda yung lansa. Ng sibuyas pag bumibili bababad ng kaunting tubig yung pinakapulo, hindi ba siya na, hindi basta nasisira, okay lang lagi sa rest. Ito ilang araw na to, di ba, nakababad na, binabad ko rin ilang gamit na ako. Ngayon dahil na paks yun na pata, marami kain nito. Maganda pa nga ito kasi ito na dito. Maganda pati yung pata yan. Maganda pa pat. Ilan itong bibili mo itong pata? Oo, ngayon talaga. Kahit ang dubo, yung patatin, ang dubo, yun dapat. Wala na ba? Ha? Wala na, 12 dirham lang yun. Isa lang pala tayo? Hindi, meron pa isa doon. Dati ayaw niya nang ako. Ayaw na raw niya. Parang parang nag-iibang anyo na siya. Tingnan nangyari. Nawala na yung sabaw. Dapat pala nilaga na lang niluto ko para maraming sabaw. Ay, mayroon ba nung sabaw? Ayaw ko na. Ang galing ng plato ko, umiikot. Ang ganda ng pagdala.
Mga camera mismo. Ang sapoy. Pagluto ko nito, kasabay lang ng kanin. Luto yung kanin, luto din siya. Isang sili lang na inilalagay. Tama, huwag ka kasi masyado magpakabusog ko naman. Kita mo naman hindi ka na nakain ng kanin ng marami. Gusto ng ate ko itong paksi pag ako nagluto yung ate kong nasa Cavite, ate Dita, yung panganay namin. Talagang pag nagluto ako, tinatago niya talaga. Nag-uulam kami, yung tira ay tatago. Daya nga itong pagluto, dapat yung ibang pagka ano nito, yung pagluto nito talaga ano, kasabay talaga yung mas maganda, yung sabay yung suka, luto-luto yung suka. Ito dahil nandito na kami sa amo namin, inihuli ko na yung suka, pinalambot ko muna yung karne, ayos pa rin. Nangangamoy sa buong bahay. Kulay ko na nilang yung suka man. Mas maganda yan sa kasabay ng suka. Mas masarap para. Ang ganda rin yung ano, adobo sa bawang. Pag nag-adobo naman sa bawang, yun lang, kumapit na yung bawang sa karne. Pag di mo napakapit ng mga papula yun, ako, wala sentido. Ubus! Ah, sarap! Tamang asim, tamang alat, tamang hanghang. Thank you.